Good morning, guys. So, nagmamadali akong maglinis, guys, and then lalabas na naman ako. Ngayon yung last day ng exam ng aking alaga. So, ngayon, guys, umaya, guys, after ng exam niya, sobrang saya niya kasi nag-aya ngayong friend niya na sila mamayang hapon, mag-football. So, timing naman yung lugar ng football niya, guys, is alam ko. Kaya, sobrang saya niya kasi pinayagan siya ng daddy niya at saka yung mami niya na makapag-football mamayang hapon dahil sasamahan ko siya. Bali, mamaya, guys, hindi na ako uwi sa boarding house namin para mag-lunch. Kasi nga may lunch break ako, di ba? Separate yung food allowance ko. So, mamaya, guys, binigyan ako ng amo ko ng pang-lunch ko. So, binigyan niya ako ng 60 map, pataka, makang money para pang-lunch ko mamaya. So, mamaya ay hindi ako makauwi ng boarding house, so nandun kami mamaya sa football ng alaga ko. And then, so mamaya, guys, parang gusto kong mag-KFC for lunch. So, maulan ngayon, guys, and then hindi ako nakapagdala ng payong ng alaga ko. Sana huminto ito mamaya yung ulan kasi wala siyang payong. Isang payong lang dala ko. Dito tayo dumaan, guys. So, yan, guys. So, maulan siya ngayon. Ito yung nilalakad ko araw-araw, guys. Ang layo-layo. Hindi uso yung sakay-sakay dito sa mga encik na to. Ang bibilis maglakad ng mga Chinese, guys. So, mayroong excited dito, guys. Mayroong excited na may bus na. Kasi excited siyang maglaro ng ng football. And ayaw niya yung ano, guys. No need taxi. Oh my God. Are you rich? You have a lot of money. Need taxi. No. Number 7. It's okay, number 7, right? Okay, number 8. Yeah, I know the 7 can, but we need to walk. Because the bus stop there is in the up. So, we will not stop. So, may isang tao dito, guys, na ang saya-saya na nakadala siya sa cellphone niya, pero pagdating, no! Then the taxi will stop. Pinayagan siya magdala ng cellphone niya. Pero pagdating doon sa lugar, ibibigay din niya sa akin yung cellphone. Kasi hindi pa yan siya allowed magdala talaga ng cellphone. Bali ngayon lang kasi baka nga daw may emergency ba, pwede ding makontak yung kahilig kasi itong mag-ano siya sa dad niya, guys, magpanay voice message. Just wait, the number 8. Ha? Have number 8 here. This one, the bus stop of number 7 and 8.
Tingnan nyo guys, wala yung ibang ginagawa dyan. Wala yung ibang kachat guys, kundi nagsisim yan ang message sa akin. Ha? Sige te, salamat. Hindi. You give me your mobile. Going down. So, lalabas muna ako guys para makapag-lunch. Inatid ko lang yung alaga ko sa yung sa football nila. So, grabing lucky dito guys. First time ko makapunta dito. Kasi yung sa football kasi yung activity ano lang siya, every Sunday. So, day off ko naman yan. Kaya, daddy niya yung naghahatid sa kanya. So, ngayon, first time ko dito makapunta ngayon. Kasi, ngayon nga ay, nag-aya yung mga friend niya na, dito tayo sa kapila, guys, na maglaro. So, dito tayo sa left. And the timing siya na may malapit dito na KFC. Gusto ko mag-KFC. So, ayan guys. Diyan banda yung KFC. Pagbaba mo sa Mongha building ay KFC na siya. So, kasi ito nitong lugar na to guys kasi nga noong stay-in kong employer syempre dito lagi dumadaan yung bus and then noong nag-school na rin yung dati kong alaga yung nag-stay-in pa ako dito rin banda yung school kaya noong sinabi ng alaga ko na mag-football daw siya and then sasamahan ko siya so alam ko agad yung lugar. So yan ang KFC. So, nakakita na ako ng park guys. Dito ako kakain kasi sobrang daming tao sa loob ng KFC. Oh my god, puro mga estudyante.
Kasi alauna pa kasi ngayon, guys. So, yan yung order ko, guys. Dito ako kakain sa park. Gusto ko sana sa loob. Kaso, walang maupuan. Daming puro mga estudyante yung kumakain doon sa KFC. Kaya sabi ko, take out ko na lang. Kasi maghihintay ka pa doon kung may matapos. Mga estudyante, magkakaibigan lahat. Ang dami. Parang isang school. Sige, kakain na tayo, guys. So, yan yung lunch ko, guys. Kain tayo. Buti na lang, guys. Buti na lang, may nahanap akong park na malapit-lapit lang sa football ng alaga ko. Kasi nga, daming tao kasi sa KFC, hindi ka makaupo. And kasi, KFC kasi talaga yung pinlano ko ngayon na i-lunch, guys. Na sinabi ng amo ko na walang alaga ko na dito na lang daw ako mag-lunch sa baba ng football area. So naisip ko na KFC yung bibinhin ko. Kasi dapat sa linggo pa. Every Sunday yung pag may sahod kasi, guys. Pag may sahod kami, pumunta kami dun sa Denmark. KFC, gusto ko kasi yung siyempre minsan ka lang makakain ng fried chicken. Ito kasi, guys. Oh, it's para. So, tapos na akong kumain, guys, and maya-maya, babalik na rin ako doon kasi mag-alat dos na siya. So, babalik ako doon, mag-stay ako ng mga 1 hour sa loob ng football. Kasi sabi ng amo ko na After ko daw mag-lunch, babalik ako doon kasi nga maraming mga ibang mga bata ba. Baka ewan ko ano yung minimin ng amo ko, basta sabi niya babalik lang daw ako doon kasi marami daw mga iba't ibang mga estudyante. Pero yung galing ako doon, kunti pa lang naman sila, parang magkakaibigan pa lang. So, babalik ako doon. Naghahanap ako ng basurahan, guys. Wala akong makita. So, babalik na tayo sa ating trabaho. Ang magbantay sa alaga. So, simula noong lumaki-laki yung alaga ko, guys, yung lalaki. Parang yung nasa labas na ako palagi. Akyat na tayo, guys, kasi natapos na yung 1 hour natin. So, pupuntahan natin yung ating alaga. Sa third floor lang siya. So, here. Ang laki nitong building na to, guys. Ang laki-laki. Tapos ang laki naman.
Walang katao-tao. Yan. Yan siya. So, papasok tayo, guys. Ayan, yan, yan. Ding na to, guys. Oh my God. See, ang ganda-ganda. Napaka-relax ng mga security guard dito. Walang katao-tao. Nakaupo lang sila. So, pwede sana akong umupo dito, guys. Kaso, sabi ng amo ko, papasok daw ako doon sa, para bantayan ko yung alaga. So, yun yung alaga ko, guys. Andyan sila naglalaro. So, may isang security guard dyan. Nakaupo lang din. So, dito lang tayo, guys. Dito lang tayo. Magtitingin tayo sa kanila. Yan ang alaga ko. Yan ang alaga ko. Yung parang naka-brown. So, yan sila, guys. So, yan sila, guys.